Eto na ngayon ang bahay ni Nanay Mariana matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Rolly sa probinsya ng Catanduanes. Sira-sira na mga kahoy at halos wala na rin natira sa kanilang mga kagamitan. Yan po mga maliit kahit isa wala. Sa 24 namin pong ngero, kahit isa wala pong kagamitan. Naghanap yung manugang ko para makakuha rin ng pangbubunggit sa kanilang bahay. Kami walang-wala. Kahit kahoy, yung mga putol-putol na kahoy ang tinabak namin. Hindi kami mga kahoy na pangtayo. Problema rin ngayon dahil walang trabaho ang kanyang mister matapos itong ma-heat stroke noong Enero. Kaya problema ngayon ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Naiyak po ako sa kalungkutan kong mga kalagay ng aming pamilya. Dahil walang-wala po kami makukuna ng bahay. Kasi yung anak ko, may asawa na po. Tapos yung mga lawa, nag-aaral po. Nag-aaral po yung mga anak ko. Yung asawa ko, istrop ko. Hirap ni hirap na po kami. Kahit pang bahay po, wala po. Samantala, maliban kay Nanay Mariana, hirap din sa buhay ngayon ang dating OFW na si Ray Ann Camo. Ayon sa kanya, dagdag pasakit ang dala ng pandemya na sinabayan pa ng mga sakuna. Plano naman ulit nitong bumalik sa abroad kapag okay na muli ang panahon. Ngayon, ang kwento nila Nanay Mariana, Ray Ann Camo, maging daan, sana, para mapakinggan ng gobyerno ang iba pang mga pangangailangan ng probinsya ng Catanduanes. Para sa BH TV News, Kevin Alba.